And mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So si RTTV na naman ang ating gagawin ngayon. Yung trouble nito katulad lang nung mga madalas kong pinupost, yung hold down oscillation. Pag hold down kasi tapos baguhan ka lang eh, talagang susukuan mo eh, napakahirap. Kaya mas maganda i-share natin yung mga possible na sira. So ito, try natin muna. Try ko muna isaksak. Ayan. Pass natin yung power. Try na rin yung nag-relay. Pumitik yung relay tapos nag-oscillate, diba? Pero walang display. So ibig sabihin niya, nag-hold down siya kaya walang display. So buksan na natin. So ito na yung board niya mga bro, sobrang dumi. So ayun mga bro, nakasanayan ko na kasi na bago ko linisan yung board eh, siguraduhin ko muna na ma-under na yung TV. So unahin ko muna siyang i-troubleshoot. Pag nagawa na, saka ko siya lilinisan. So ito mga bro, bigla lang daw namatay habang pinapanooran. So, una nating gagawin syempre, check natin yung B+. So, ayan mga bro, bali ang una nating i-test yung kanyang B+. So, naka 250 volts DC range tayo. Tapos sasaksak na natin. Check muna natin kung may B+. Total ito, well, hindi to katulad ng iba na separate yung 5 volts. Yung standby niya. So, check muna natin B+. Meron mababa. Nasa sa bandang 40 volts lang yata. So, power on natin. No, natural yan ganyan mga bro. Ha? Normal yan. Ha? Mababa. Malalaman mo yung talagang B+ niya kapag nag-oscillate na. So, try na. I-power on ko na. Ayun o. Oh. Diba? Nasa bandang 105 volts siya o 110. Ulitin ko mga bro, ha? Yun o, tapos bigla mag-hold down. So ibig sabihin meron tayong shorted na parts. Check natin yung horizontal, yan yung collector. Ayan. tumutuloy yung voltage sa collector. So pag ganyang sira, minsan yung sira natin yung mismong flyback. Pero yung horizontal nito, horizontal output niya hindi naman uminit. So, pwede rin yok yung sira mga bro. Ha? Pero yung mga LG, madalang lang yung nasisirang yok. Kadalasan yan, nasisira lang yung yok niya pag nabasa. Hindi katulad ng Samsung na nag-aabsorb talaga ng tubig. Sa LG madalas kong ma-encounter yung sirang flyback. So, check natin yung flyback kung naglalabas ba siya ng ibang voltage. Kagaya ng heater, 24 volts, tsaka 180 volts. So, unahin natin yung 180. Yung coil ng 180, kadugtong ng, ano yan, ng B+. Kaya, pagka doon sa mismong pin ay ma-check niyo yung B+. Ma-detect niyo. Ayan, aktin na 'yon. 'Di ba? Pero dapat i-test niyo yung sa diode na. Yung sa may capacitor na 250 volts. Na sa pin ng capacitor o doon sa diode. Para ma-test niyo kung 180 volts nga ba. Ayan. Tayo natin. 'Yon. Tama siya, 180 volts. So possible na normal yung ating flyback. Sunod natin yung sa vertical naman, 24 volts. Pwede kayong mag-test mismo dito sa mismong diode yung sa tabi ng vertical IC. Yan. So ayun, wala pala siya.
dito sa diode na galing sa flyback. Check natin. Baka open lang kasi yung isang diode eh. Ayun, wala rin mga bro. So check naman natin yung heater. So mag-range naman tayo sa 10 volts AC. Doon na sa mismong pina kasi AC naman ito eh. Yun na meron, no? Diba? So malinaw na yung sira natin, nasa vertical. So test muna natin yung dito, katulad ng ibang TV na kapag sira yung vertical eh, magpa-power on pa rin siya. Pero makikita natin yung linya, isang guhit na matingkad. I-test natin yung resistor sa may vertical. Yun, open pala siya. Open. So kadalasan yan mga bro, nagiging open yan kapag may shorted tayo sa vertical. Pwedeng itong mismong diode yung kasunod niya. Ayan, oh, normal yung diode. Yung isa pang diode sa vertical naman, sa tabi ng vertical IC, normal din. So possible na yung sira natin yung vertical IC kapag kapinalta natin yung resistor na to, yung open eh, mag open uli yan kasi nga may sira tayo. Hindi yan nagiging open ng basta basta lang. So bunutin natin yung resistor. Resistor na to, mga fusible resistor lang po mga bro. So kapag open ito, pwede niya naman palitan ng ibang value. Huwag lang sobra sa 1 ohm. Ito. Nag-iba na yung kulay niya. Pero yellow violet ito. Yellow violet silver. Ibig sabihin 0.47. Kahit 1 ohm pwede ito. Basta yung fusible yun. So pa makita ko lang muna. Open siya, di ba? So palitan natin yung, bunutin naman natin yung vertical IC para palitan natin. So ayan mga bro, nabunot na natin yung vertical IC. Ang number ng vertical IC niya LA7840. So nakakuha na ako ng bago, ito. Bagong bunot. Marami kasi yung mga ano, naitabing mga parts ng CRT. So, lagay ko lang mga bro para ma-testing na natin kung mag-hold down pa ba. Pero bago ilagyan natin ng ano, lalagyan ko ng pag yung mga mabibilis uminit kasing IC, gaya ng vertical, nilalagyan ko ng tawag dito, silicone compound. O yeah, thermal paste tawag ng iba dyan. So ayan mga bro, napalitan na natin yung vertical IC. Sorry. Ito nga pala yung vertical IC. Yung nasa heatsink na to, tapos yung resistor nandito. So try na natin mga bro. Try natin siya kung magpa-power on na. So ayan mga bro, bali napalitan lang natin yung vertical IC at saka yung fusible resistor ng sa supply ng vertical. So pwede na natin i-testing. Ayan, nakasaksak na siya. Yun.
ayun, meron siyang pumipitik. Pero sa ano, buti sa anod cap, hindi sa mismong flyback. So, linisan lang 'yun. And mga bro, tuloy-tuloy na 'yung oscillation niya. So, i-adjust ko lang ng konti. Para makita natin 'yung raster. Ayun, meron na siyang raster. So, lalagyan ko ng antena. Pero hindi natin i-sis. Ayan, malinaw naman mga bro. Malinaw naman yung display niya. So, yun lang mga bro. Sana may natutunan kayo sa aking video tutorials ngayong araw. Maraming salamat nga pala sa inyo mga bro. Sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel.